Maybe you should ever find someone new. I know he better be good to you. Mula pagkabata ay nasaksihan na natin kung paano itinaas ni Michael Jackson ang level ng genre pop sa music industry. Siya lang naman ang iniidolo ng mga iniidolo natin at sa loob ng maraming taon ay tila walang artist ang mas umangat o nakapantay man lang sa kanyang kasikatan. Bagamat kilala man ang buong mundo ay tila kakaunti lang ang nakakaalam sa personal na buhay ni Michael Jackson, especially sa kanyang buhay pag-ibig. Lingid sa ating kaalaman na napakadaming babae pala ang dumaan sa buhay ni MJ. Minsan ang nadikit ang kanyang pangalan sa mga kilalang personalidad kagaya ni Madonna, Stephanie Mills, Whitney Houston at marami pang iba. Ngunit ang mga babaeng babanggitin ko sa inyo ngayon ay yung mga nakarelasyon ni Michael ng matagal at nailahad sa publiko. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin naka-like and subscribe ka na sa ating channel para updated ka palagi sa aking mga upcoming videos. Let's start! Noong papausbong ang Jackson 5 ay nakilala ni Michael, ang kilalang female singer that time na si Diana Ross. Labis ang paghanga ni Michael kay Diana at talagang nahumaling siya dito to the point na itinuturing na niya si Diana bilang kanyang first love despite sa kanilang 15 years age gap. 9 years old lang kasi si Michael during that time. Ganun pa man dahil nga sa napakalayong agwat ng edad ay itinuturing lamang ni Diana na isang bata si Michael at tanging pagmamahal lamang bilang kaibigan ang maibibigay niya dito. Kaya naman silang dalawa ay naging mag-best friend. Year 1975 na makilala ni Michael ang babaeng itinuturing niya na kanyang first girlfriend, ang child star na si Tatum O'Neal. 17 years old lang si Michael that time na makilala niya sa isang party sa Queen Mary in Long Beach sa California, ang 12 years old na si Tatum O'Neal. Bagamat na love at first sight ay walang nangyaring koneksyon sa pagitan ng dalawa during that time. Until spring of 1977, dito ay muli nagtagpo ang kanilang landas sa isang club na malapit sa Sunset Strip na tinawag The Rocks. Dito ay nagkausap sila at bahagya nagkapalagayan ng loob. Habang nanonood ng live performance ay bilang hinawakan ni Tatum ang kamay ni Michael. Doon ay nakaramdam si Michael ng matinding kasiyahan sa kanyang puso. At ayon pa sa kanya, "She was holding my hand and I was melting. It was magical. There was fireworks going on." Sa dinami-rami daw ng babaeng umahablot sa kanyang kamay during live performance ay tila kay Tatum lang siya nakaramdam ng matinding saya. Noong gabing iyon ay nagkapalitan sila ng number at simula noon ay walang tigil na ang kanilang pag-uusap sa telepono, sa daan, sa bahay o kahit pa sa studio. Ay talagang naglalaan si Michael ng oras upang matawagan lamang si Tatum. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong lumalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Madalas nang dumalaw si Michael sa bahay ni na Tatum at talagang welcome na welcome siya sa pamilya nito. Ayon pa nga kay Tatum, isa daw napaka-nice, inosente at mahiyaing tao si Michael. Dahil daw kapag inaanyayahan niya ito sa kanyang bedroom, ay hindi raw ito agad umuupo sa kanyang kama hanggat hindi niya sinasabi. Gayon pa man dahil nga sila ay mayroon ng matatayog na career sa kanilang murang edad, ay bagyang napabayaan nila ang kanilang relasyon. Dahilan upang mag-turn into a friend ang dating mag-boyfriend at girlfriend. Ngunit ang payapang pagkakaibigan ng dalawa ay nagkaroon ng tensyon noong 2003. Ito ay nang isagawa ang isang dokumentary tungkol kay Michael Jackson na pinamagatang Living with Michael. Doon ay inihayag ni Michael na noon daw ay pinagtangkaan siyang akitin ng 12 years old na si Tatum O'Neal sa sarili nitong kwarto. Hinay-hinay daw tinanggal ni Tatum ang mga botones ng kanyang damit habang ito ay nagsasalita ng mga paksa tungkol sa sex. What did she say? All the sexual stuff. So I'm scared to death. So she rings you and says, "Michael, come to my house. I'm gonna make love to you." Yeah. Natakot daw siya sa behavior na ito ni Tatum, kaya naman tinakpan niya ang kanyang mukha at dali-dali siyang umalis palabas ng kwarto. Umalma naman si Tatum sa pahayag na ito ni Michael at sinabing nire-respeto niya daw si Michael bilang isang artist at bilang isang individual. Ngunit si Michael daw ay masyado lamang pinapalawak ang kanyang mga matingkad na imahinasyon. Masyado daw inaccurate ang kanyang statement at imposible daw magawa ng isang 12 years old ang mga akit ng isang binata. Gayong wala naman itong karanasan sa pagtatalik. Noong 2004 ay inilabas ni Tatum O'Neal ang kanyang autobiography na pinamagatang A Paper in Life. Doon ay inihayag niya na sa kanyang edad na 12 ay sinubukan siyang galawin ni Michael Jackson. Ngunit sa mura niyang edad ay tila hindi pa siya handa. Sila ay kapwa daw kinakabahan, lalong-lalo na si Michael. Kaya naman ang hindi siya pumayag na makipagtalik ay dali-dali daw lumabas ng kwarto ang ninenerbiyos na si Michael. Ayon pa kay Tatum na ang kantang She's Out of My Life ay tungkol daw sa kanilang dinagtagal na relasyon ni Michael. She's out of my life.
life. Matapos ang hiwalayan ni na Michael at Tatum, ay sunod naman niya nakarelasyon ang isang napakagandang child star na si Brooke Shields. Na-meet ni Michael ang 15 years old na si Brooke Shields sa Academy Awards noong 1981. Ayon pa nga kay Michael, ay talagang crush na crush niya itong si Brooke Shields noon pa man, at talagang nagkalat ang mga litrato nito sa kanyang kwarto. Kaya naman ganun na lang ang kanyang galak nang magkita sila sa naturang awards night. Nagkaroon ng party that time at talaga nagkaroon sila ng matinding bonding ni Brooke. Nagkapalitan sila ng number at katagalan ay naging magkasintahan na nga sila. Sa point na ito ay medyo seryoso na sina Michael at Brooke sa isa't isa. Ayun pa nga kay Michael sa isang interview na ang relasyon daw nila ni Brooke Shields ay isang romantically serious for a while. Naging komportable sila sa isa't isa sapagkat ayon sa kanila ay mayroon silang similarities. Habang tumatagal ay unti-unti raw nagbabago ang pagkikitungo ni Michael kay Brooke, lalong-lalo na sa kanilang physical relationship. Ayon pa kay Brooke, habang lumalaki daw ang edad ni Michael at unti-unting nagbabago ang physical na pangangatawan nito, ay mas lalo raw itong naging asexual sa kanya. Di niya raw nakikitaan si Michael ng kahit na anumang interes tungkol sa pakikipag-sex. Bukod pa dyan ay tila ayaw din ni Michael na magkaroon sila ng biological child sapagkat palagi nitong inaalok si Brooke na mag-adapt sila ng bata. Ngunit ayaw ni Brooke ng ganon at gusto niya na magkaroon ng sariling pamilya. Napansin din ni Brooke ang pagiging inosente ni Michael pagdating sa mga sexual na bagay sapagkat madalas daw ito magtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga naging karanasan sa kanyang mga past boyfriends. Mausisa daw si Michael na para bang bata na walang kamuwang-muwang tungkol sa usapang sex. Kalaon ninatapos rin ang pagsasama ng dalawa. May 26, 1994 ay kinasal na sa unang pagkakataon ang King of Pop na si Michael Jackson sa kanyang longtime friend na si Lisa Marie Presley, anak ng yumaong King of Rock and Roll na si Elvis Presley. Una silang nagkakilala ni Michael noong year 1975. 7 years old pa lang si Lisa Presley that time at talagang big fan siya ng Jackson 5. Lalong-lalo na sa frontman na si Michael Jackson. Nagsimula silang maging malapit sa isa't isa noong year 1992. That time ay nagpatulong si Lisa kay Michael sa kanyang music career at talaga namang na-impress si Michael sa boses ni Lisa. Na mga panahong ito ay kasalukuyang kasal si Lisa Presley sa aktor na si Danny Keough at mayroon silang dalawang anak. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang pagkakaibigan ni Michael at Lisa, lalong-lalo na noong mga panahon na inakusahan si Michael Jackson ng child sexual abuse. Si Lisa ang nagsilbing tagabigay ng advice kay Michael at talagang napapagaan niya ang kalooban nito. Na fall in love si Michael sa kanya, kaya naman agad siyang inalok nito na magpakasal. 20 days after ng ma-divorce sa kanyang huling asawa, ay agad na ikinasal sina Michael at Lisa Presley sa Dominican Republic. Ang kasal na ito ay sekreto at dinaluhan lamang ng mga piling kamag-anak ni Michael. Ayon pa sa American author na si Gautam Chopra, ay tumawag daw sa kanya si Michael noong araw ng kanyang kasal at humingi daw ito sa kanya ng mga sex advice upang mapa-impress ang kanyang bagong asawa na si Lisa Presley. Nang malaman ng ina ni Lisa Presley na si Priscilla Ann Presley ang sekretong kasal na ito, ay agad itong nagalit. Inisip ng ina ni Lisa na ginagamit lamang ni Michael ang kanyang anak upang mapagtakpan ang child sexual abuse na issue nito. After 2 months ay kumalat na sa media ang balitang ito at ito ay tinawag ng karamihan na The Marriage of the Century. Ang pinakaunang public appearance ng newlywed ay noong 1994 MTV Awards. Sila ay magkasamang naglakad sa stage at nasaksihan ito ng mahigit 250 million television audience. Dito ay nag-announce si Michael. And just think, nobody thought this would last. At tinalikan si Lisa Presley. Sobrang dami ang namangha sa pangyayaring ito. Tinawag pa nga ito na Kiss of the Century. Ngunit tila kabaliktaran pala ito para kay Lisa Presley sapagkat talagang hindi siya natuwa sa mga sinabi na iyon ni MJ. Nakaramdam siya na parabang ginagamit lang siya ni MJ. Kaya naman naging dahilan ito upang hindi sila mag-usap ng ilang araw. Ang alitan na ito nila MJ at Presley ay mas lalo pang lumala. Ito daw ay dahil sa pagiging childish ni Michael. Kasi sa isang interview sa live television na ginanap noong 1995 ay panay ang pangungulit ni Michael kay Lisa Presley habang ito ay sumasagot ng seryoso sa mga katanungan ng reporter. Ayon pa sa kaibigan ni Lisa Presley na si Monica Pastel, ay noong mga panahon daw na iyon ay nakaramdam na si Lisa ng malaking disappointment kay Michael. Ayaw rin ni Lisa Presley na magkaroon ng mga anak kay Michael sapagkat ayon pa sa kanya, si Michael daw ay too emotionally immature para maging isang parent. Para si Michael pangaraw ang kinakailangan ng pag-aalaga ng magulang dahil nga sa childish na pag-iisip nito. Bukod pa dyan, ay hindi pinapayagan ni Lisa Presley si Michael na makasama ang kanyang dalawang anak. Ito ay dahil na nga sa child sexual history ni Michael na talagang noon pa man ay lubang pinagdududahan ni Presley. Isang araw habang nag-aalmusal ay bilang sinabihan ni Michael si Presley na kung hindi siya papayag na bigyan siya ng biological child, ay ang kanyang kaibigan na lang na si Debbie Rowe ang magbubuntis ng kanyang magiging anak. Hindi naman natinag si Presley at agad na sinabing okay lang daw sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay sinugod si Michael sa isang hospital dahil lang nga sa hirap itong huminga.
Dumalaw naman si Presley sa ospital. Ngunit agad naman siyang pinaalis ni Michael sapagkat mas lalo daw nitong pinapalala ang kanyang karamdaman. Doy agad na umalis si Presley at umuwi sa kanyang tirahan sa Los Angeles. To make the story short, sila ay nag-divorce noong August 20, 1996. As part of the agreement, si Presley ay makaka-receive ng 10% of royalties na kinita sa album ni Michael na pinamagatang History, Past, Present and Book 1 na kung saan nakasama ang kantang You Are Not Alone, ang kanta na mayroong music video na kasama si Lisa Marie Presley. Tila tinutuo nga ni Michael ang kanyang mga sinabi kay Presley sapagkat noong magkahiwalay nga sila ay talaga nagbuntis ang kanyang kaibigan na si Debbie Rowe. Si Debbie Rowe ay assistant ng doktor ni Michael Jackson na si Dr. Arnold Klein. Naging close silang dalawa ni Michael dahil na rin sa pagiging maalaga nito. Si Debbie rin ang tagapagsalita ni Michael sa media tungkol sa kanyang mga medical condition. Si Debbie Rowe ay lubang obsessed kay Michael. Ang mga autograph merchandise na binigay sa kanya ni Michael ay nakadisplay pa sa kanyang office. Katulad ni Michael, si Debbie Rowe ay kakagaling lang din sa divorce. Dahil nga sa lubang pagmamalasakit ni Debbie kay Michael ay inoperan niya ito na siya na lang ang magbubunti sa kanyang magiging anak. Sapagkat alam ni Debbie na matagal nang gusto ni Michael na magkaroon ng sariling anak. Pagdating ng taong 1996 ay tuluyan nang nabuntis si Debbie, ngunit sa kasamaang palad ay nakunan siya. Ang balitang ito ay kumalat agad sa media, iba't ibang mga balita ang nagsilabasan na si Rowe daw ay binayaran ng malaking halaga ni Michael upang magbuntis at ginamitan lang daw ng artificial insemination, isang proseso na kung saan direktang ilalagay ang sperm ng lalaki sa cervix ng babae na hindi na dumadaan sa pakikipagtalik. Binalhan din ni Michael Jackson ang bahay si Debbie na nagkakahalaga ng $1.3 million upang sila ay hindi na magsama sa iisang bubong. Plano ni Michael na pagbuntisin ulit si Debbie at kapag nanganak na ito ay kukunin na niya ang bata at isisikreto sa publiko ang katauhan ni Debbie. Ngunit ang ina ni Michael ay hinikayat siya na pakasalan si Debbie sapagkat ayaw nito na matulad si Michael sa kanyang ama na si Joe na nagkaroon ng anak sa labas. Ang bata ay lumaking walang pormal na pagkakilanlan. Nakumbinsi naman si Michael ng kanyang ina na pakasalan si Debbie. Kaya naman noong March 30, 1996 ay tuluyan na nga pinakasalan ni Michael ang kanyang kaibigan na si Debbie. At ito ay ginanap sa Sheraton on the Park Hotel in Sydney sa Australia. At pagdating ng February 7, 1997 ay sinilang na nga niya ang kanilang kauna-unahang anak na pinangalan ng Michael Joseph Jackson Jr. o kilala sa nickname na Prince. Matapos manganak ni Debbie ay agad na kinuha ni Michael Jackson ang bata at ito'y kanyang dinala sa kanyang Neverland Ranch. Habang si Debbie naman ay pagkatapos makalabas ng hospital ay nanirahan muna sa kanyang kaibigan. After 6 weeks ay tsaka pa lang niya nakita sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang anak na si Prince. Ito ay para sa isang photograph. Nakarga ng saglit ni Debbie ang bata, ngunit pagkatapos noon ay agad naman siyang umalis. Ayaw ni Debbie na maging malapit ng gusto sa kanyang anak na si Prince dahil alam niya na mas lalo lamang siyang mahihirapan kapag malalayo na ito sa kanya. Pagdating ng April 3, 1998 ay sinilang naman ni Debbie ang kanilang pangalawang anak ni Michael na pinangalan ng Paris Michael Catherine Jackson. That time ay kinontak pa ni Michael ang noong Santo Papa na si Pope John Paul II upang personal na magbunyag sa kanyang anak na babae. Ngunit tinanggihan siya ng Santo Papa. Pagdating ng October 1999 ay tuluyan na nakipag-divorce si Debbie kay Michael. Ito ay dahil tila di na siya komportable sa mga pinapagawa ni Michael sa kanya. Siya ay nakatanggap ng $10 million settlement at tuluyang ibinigay kay Michael ang full custody rights ng kanyang mga anak. After ng hiwalayan ni na Michael at Debbie ay nagkaroon pa ng isang anak si Michael sa iba pang surrogate mother. Ito ay pinangalanan si Prince Michael Jackson II. Maging si Michael ay di kilala kung sino ang ina ng bata sapagkat ang pagbubuntis ng babae sa kanyang anak ay sa pamamagitan lamang ng artificial insemination. Noong pumanaw si Michael noong 2009 ay wala kahit ni isang babae ang nasa kanyang tabi. Sa dinami-rami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay ay tila walang nagtagal. At kung ating mapapansin ay halos lahat sila ay may pare-parehong dahilan kung bakit nila iniwan si Michael. Ito ay ang pagiging mailap ni Michael pagdating sa usapang sex. Kaya naman din na nakapagtataka na sa loob ng ilang dekadang pamamayagpag ni Michael sa industriya ay palagi nakadikit sa kanya ang mga aligasyon tungkol sa pagiging gay o bakla. Di lang daw niya ito maipakita sapagkat siya ay lumaki sa relihiyosong pamilya na kung saan ang pagiging homosexual ay isang malaking kasalanan. At ayon pa sa karamihan na ang pakikipagrelasyon daw ni Michael sa iba't ibang mga babae ay paraan lamang niya upang matakpan ang kanyang tunay na sexualidad. I got my lover.